Uli sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ikalimang araw noon ng ikaapat na... Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea si Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ang ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon pinapagbayad ang mga mamamayan, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mauhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita ka isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus sa Sareno. May mga bagay-bagay na maaari nating gawin o hindi. May mga bagay-bagay na kailangan nating gawin o hindi. Tayo'y tinatawag piliin kung ano ang dapat, kailangan, o pwede nating gawin. May mga bagay na wala tayong magagawa, kailangan nating gawin, kailangan nating sundin. Ngunit may mga bagay din naman na pwede nating hindi sundin. Ngunit dahil sa pagmamalasakit, dahil sa pagsasaalang-alang sa ikabubuti ng marami, gagawin natin ito. Halimbawa po, kung kayo'y nasa bus o nasa MRT, wala naman talagang batas na nagsasabing paupuin ninyo yung matatanda o yung mga bata. Pwera na lang kung doon yun sa PWD section. Pero kung kayo'y nasa regular na lugar kung saan kayo maaring umupo, hindi ho kayo obligado. Pero dahil din sa pagmamalasakit, iaalok ninyo yung inyong lugar sa mga matanda, bata o buntis. Hindi mo kailangan gawin yun, pero pinili mong gawin dahil sa pagmamalasakit. Kung may nakalagay sa nakaratulang bawal magtapo ng basura, kailangan mo yung gawin dahil yun ay batas. At gagawin mo yun hindi lang dahil sumusunod ka, kundi dahil nagmamalasakit ka. Ngunit kung ito'y lalabagin mo, lalong malaking pagkakamali dahil hindi ka lang sa hindi sumunod, hindi ka rin nagmamalasakit. Mga simpleng bagay na nais ipaalala din sa atin ngayong araw na ito ni Jesus sa Sareno. Sa Ebanghelyo, tinanong si Simon ng mga taga-templo kung nagbabayad ba ng buwis si Jesus. At nang magtagpo si Jesus at Pedro, sabi nga ni Jesus, kailangan bang magbayad ang taga-templo mamamayan? Para bagang sinasabi, ako nga ang anak ng Diyos, ang templo'y tahanan ng aking ama. Kailangan ba ako magbayad ng buwis doon? Sabi nga ni Pedro, hindi na. Ngunit, bagamat hindi kailangan, ginawa pa rin ito ni Jesus upang magsilbing halimbawa para sa mga tao. Dito ipinapakita ni Jesus sa Sareno, may mga bagay-bagay naman na pwede nating ipagparaya. Hindi natin kailangan laging makipag-away, laging ipagkagiitan yung gusto natin. Kung maliit na bagay lang naman, pwede namang magparaya. Pwede na lang itagabilin ang sarili para sa mas malakas at mas mataas na ikabubuti. Sabi nga po, we choose our battles. Piliin mo yung mga laban mo. Hindi naman kailangan araw-araw makipaglaban ka.
Minsan kahit ikaw ang tama, kung hindi naman ito magdudulot ng malaking kaguluhan katulad na sa Ebanghelyo ngayon, magparaya ka na. Huwag mo nang igiit. Magpakumbaba ka na. Nakita naman natin sa ibang pagkakataon, naninindigan si Jesus sa sareno, lalo na kung yun ang kailangan. Naalala ninyo yung Sabat, bawal magpagaling, ika nga, pero nanindigan si Jesus sa sareno, nagpagaling pa rin siya. Dahil para sa kanya, ito yung mas tama, mas makabubuti. Ngayon, sa Ebanghelyo, magbayad ng buwis ng barya para kay Jesus sa sareno, sige na lang, sumunod na lang tayo. Hindi naman malaking gulo ito. Nakita niyo po yung pagkalastas at ito yung ipagdasal natin na makita natin kung kailan tayo dapat manindigan, kailan naman pwede nang magparaya muna, pwede nang magpakumbaba muna para sa mas maganda at mas maayos na kalagayan. Huwag sana yung baliktad na yung mga maliliit na bagay, doon tayo nag-iingay, doon tayo halos makipag-away. Pero yung mga mahalagang bagay naman, doon tayo tumatahimik. Doon tayo nakikiayon. Doon tayo nagsasawalang kibo. Tulungan nawa tayo ni Jesus sa sarenong piliin ano ang mga pagkakataong dapat manindigan, lalo na kapag tama, katarungan para sa Diyos ang pinag-uusapan. At kailan din ang mga bagay na pwede nang magparaya, lalo na kung hindi naman ganun kahalaga at pwede namang ipagpatuloy ang buhay kung tayo'y makikisang-ayon. Tulungan nawa tayong piliin kailan dapat manindigan, kailan pwede naman magpaubaya. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating kahinaan at pangangailangan, dumulog tayo sa Diyos na ating dapat sundin at paglingkuran, sapagkat siya ang pinagmulan ng lahat ng kapangyarihan sa sandaigdigan. Ang ating tugon, Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang simbahan saan mang dako ng daigdig, naway walang takot na magpahayag ng pinahahalagang katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng tao naway makabahagi ng tama sa mga material at espiritual na bagay ng daigdig at ng mga organisasyong sibiko at estado naway makatulong sa pagtatanggol sa mga mahihina at mga mahihirap. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng mamamayan naway magkaroon ng malakas na kamulatan sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila na makilahok tungo sa pangkalahatang kabutihan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Tayo naway maging mga daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga may sakit at mga nagdurusa. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang mga yumao naway magkaroon ng kasiyahan sa kaharian ng kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ama ng awa, dapat na gamitin ang lahat ng talento sa lupa para sa pagsusulong ng paghahari ng iyong katarungan, kapayapaan at pagkakapatiran ng iyong bayan.
sa pamamagitan ng aming bukas loob na kaharian dito sa lupa. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagbagandang loob mong ibigay sa amin upang mahiyahin, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa'yo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa'yo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo
ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bunggalang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at isubogan sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Yeah.
Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that You are my God, the God of mercy. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang na mga misa na benaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na nga 15 ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon, ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-akit sa langit ng Mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations at mga nagdadala ng bigas, dilata at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Turuan nawa tayo ni Jesus Nazareno na manindigan kung kailangan at magpaubaya din naman kung hindi kinakailangan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Thank you.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinitinduro ka namin, aral mo kami. Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sabi-sab ng kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, thank you.